kaya. Baka mamatay kayo. Baka magka-subscribe na kayo. Okay, siguro. Kaya dapat siguro tumatawag ka, di ko dapat makaano, makakapitbahay. Hello guys, good morning sa inyong... Ano lahat dyan? Ito kayo kumakalitip na watermelon. Kumusta lahat kayo dyan mga nanonood ngayon? Ganda kaya eh. Ganda na. Mula kanina, babakayan kaming apat, nag-aaway-aaway kami. Ano naman yun na ganyan? Andali lang, ano ha, hindi kami nag-aaway. Silang tatlo, inaaway ako. Inaaway? FYI, silang tatlo, sabay-sabay. Hala, yun siya kumakaway sa'yo. Tapos sabi ko, kumakain ng matamis. Sabi gano'n ni Jose, kumakain ng makina matamis, kaya taba-taba niyo, sabi ni Jose. Tapos sabi gano'n ni... Sabi ko kay Aya, Aya, ang sarap ka ako ng buko salad. Pag uwi ko sa Pilipinas, magpapagawa agad ako ng buko salad. Ang sagot mo? Wala ka na bang alam na ibang dessert kundi buko salad? Sabi ko ganyan. Tapos sabi ko sa kay Aya, ala daw ako alam. Hello, Simply Christine. Ano ba yan? Medyo nagkukwento ako. Wala daw ako alam. Busog. Wala daw akong alam na ibang dessert kundi buko salad. Sabi ko, naku Aya, pag natikman mo ka ako yung buko salad na ginagawa namin, masarap to. Sabi niya, wala akong pakialam. Sabi ba naman sa akin? Tapos sabi niya, sabi ko, eh kasi kayo, hindi kayo gumagawa ng buko salad because you're alone. Sabi ko ganun. Parang may sabi ko, wala ka kasing pamilya. Wala ka kasing pamilya, you're alone. Sakit na mabuti si Aya, nagkawa na kami. Ganun pa ang term ko, wala ka kasing pamilya, you're alone, sabi ko ganun. Kaya magpag-asawa ka na talaga, Aya. Natagawa na kami naroon ni Aya. Ganyan sila. Gali namin dito. Abay, tapos sa akin nagagalit yung mga tao kasi grabe daw sa inyo. Abay, hindi nila napapansin, grabe kayong mga asar. Oh, wala, ganun, normal lang sa amin yun, actually. Normal lang, matutulog kami na nangaasaran. Bago pumasok ng kwarto, may sagot tampak. Bago pumasok si Aya, kahuli-huli ang kasi yung kwarto ni Aya sa pinakadulo. Bago matapos ang aming ang conversation namin lahat, pero pa siya sinasabi, dinig pa namin hanggang sa medulo. Sasabihin niya, magsama-sama pa kayo lahat ng subscriber, lahat ng tao. Pag ano, lalaban ako hanggang kamatayan. Ganyan yung term niya, hanggang kamatayan daw. Grabe ka naman. Ayan o, sit na naman sila. Okay, kayong dalawa na naman ha. Pagod na kami dito ha. Gusto naman ang energy level ko. Kumain naman, pasok, please. Ayan, kahit 10 bis pa mag-asawa, di pa rin mabuo yung pamilya. French fries. Wala naman, kagusto pa sa'yo eh. Ayan. Wow! Hinihina ng boses, lakas boses eh! Lakas naman, natatakot! Kaya dapat mag-asawa kami ka ng anak kasi at least maranasan magagawa ka ng mga desserts ng bahay. Ilan ka lang ba gusto ni Mario? Dalawa. Ah, dalawa lang? Kasi may dalawa na siya, no? Kurepot po. So, dalawa lang pala ang gustong anak ni Aya. So, paano dadami yung angkan mo? Isang Baltec at saka isang normal. Ba't kayo ba, ano? Kayo ba magpapalaki? Kung makapagsabi kayo ba't dalawa lang? Dapat lang yung dalawa. Asap na pa ko, ang Baltec pa nga niya. Dapat sa'yo, Aya, labing dalawang anak mo kasi di ba dalawa lang kayo? Tapos nawala pa yung isa? Wala. Ate, damihan mo kasi pag magkaipon-ipon kami, marami na kayo. Labing dalawa anak mo? Ano kasi tiyamami? Pero, hindi na yung makalabing dalawa kasi ilang taon na yan ngayon. 30 na mahigit. Masyorte na kung may dalawa o isa yan. Oh. Napaka-negative yung tatlo ha. Ha? Ang tatlo, dalawa. Siyempre, imagine, 32 ka na ngayon. Mag-32 ka na. Oh, 5 years pa kayo mag-asawa ni Mario. Kaya mga anak kayo, after 2 years pa. Naku, magka-40 ka na. Nakawala ka na. Iwan ko, magbaka isa ka pa. Ano po sa albibi ang tawag doon pag nag-port? Ako, pag may po sa albibi, di pa naman ano. Minsan, may alo, saltik. Minsan, matalino. Sinabing maganda sa akin ngayong araw na to ha! Pasensya na po sa lumalang sa bunga nga namin. Bay, kanina pa kayo. Wala akong narinig na maganda. Kaya sabi ko sa'yo, pagdating ni Mario, tukain mo agad para buntis na. Hindi yung... Tutukain? Buntis agad? Ngayon sinasabi niyo, tutukain.
tinukain ko, nung tinuka ko, sinasabi niyo, nagpakatuka ako agad. Asan ba talaga kayo? Huwag mo na sila pansitin, masasayang tukain lang. Kasi nakahabog na ng anak. Kasi gusto mo marami, dadami sa bahay niyo. Kasi kawawa ka naman, mag-isa ka. Dalawa lang kayo magkapatid. Yung kapatid mo, baka mamatay ka, di yun iiyak kasi laki yun eh. Baka mag-hire pa yun ng ano, crying lady. Yan yung ginagawa sa akin, guys. Pero damihan mo yung anak mo. Mga 12, di maraming anak ha. Oh. Bay, kung ganyan ang mga kasama mo araw-araw, guys, di ba? Hindi ka ba naman mag- Ako ay iiyak. Kaya so kami bayad kada gabi. Ayun yung bahay may plato ba? Abay, hindi mo pa ilibre. Pag nariningil ka pa. Yung bahay yung may plato? Apat lang. Ba't bilhin ka plato? Nasa labas ko yung lagi. Dapat wala ka ng plato sa'yo. Bakit talaga mo kung may plato? Kasi nasa labas doon sila. Bakit mo bilhin ng plato? Ate disposable. Mablastik. Mablastik. Hindi. Alam mo. Korel nga plato namin, di ba korel? Korel. Apat na piraso. Hindi alam nyo, palawalan ko kayo saan korel. Kasi alam nyo doon ang korel. Kailangan aya, ibilin mo na yung kailangan maraming kape. Oh. Para paggabi, pagka mayroong banda, mayroong kakantahan, may kape. Hindi may kape. Baka hindi ka magpapakape. Oh. May tasa ko sa inyo kasi kung bumisita ka, paano kaya mag-inom ng kape? Aba yung mga kabahulaan nyo hanggang dulo ah. Kailangan pa, may free kape kayo. Siyempre, pagbisita ka lang, indertinin mo yan. Ano gusto nyo? Coffee or tea? Coffee. Tapos kailangan meron kang ano. May bakit ang bedda? Bakit ang bedda ka ni Aya? Kasi bedda siya ko pa. Bakit sa'yo hindi pumunta tayo? Pumunta tayo! Pumunta tayo, di ba? Kailan ba yung bahay? Ilan? 3 days ba o 5 days? 5 days? Depende kung ano gusto mo. 3 days o 5 days. Ito, ano gusto mo? Kailangan sabihin mo na sa'yo 3 days o 5 days. Pag pumunta kay Aya, doon na sa bintang dadaan kasi damalit yung pintuan nila. Para maraming mag-donate mga impact. Tapos, eh paano hindi ka kasi yung ano, yung copin? Ano yung copin? Ba't ka ng copin? Naskalsada? Ano ba yung pinag-usapan natin? Nakakatakot naman ang mga pinag-usapan. Ano yung pinag-usapan? 3 days, 5 days kanina, tapos may sisiw pa sa... Sabi niyo kasi kanina, sisiw. Napaka-morbid. Napaka-morbid nyo naman. Oh. May aircon ba sa inyo, Aya? Meron, excuse me. Kasi baka sabihin nila... Ito para ko sa circuit, para aircon sa inyo. Meron inverter. Ay? Tatlong floors ko. Tatlong floors, yung laki lang ng ano. Ito yung kinakain ni Robert guys ito. Siguro ay, marami mo siguro kusina na dyan. Sigilan mo ako, 40-50 minutes. Tapos ito yung abukado. 45 kay each, dalawa. Bawal TikTok. Split time. Ay? Pacto. Patisyos. Hanggang fourth floor meron. Inverter. Siguro yung bahay yung isa mo Samsung, yung isa LG. Tapos yung nagkabit, may tikpa, di ba? Oo. Huh? May installation fee pa, 5K. 5K na installation fee, tapos meron tikpa. Tapos meron tikpa, 3K each. 3K. Narin nyo lang yan, guys, sabi ni Aya. Ayan o. Meron ka ano, may pamirenda pang kakok, tsaka ano Hansel. Magdo, magdo ang binili ko. Magdo. Sabi ni Hongkong lang, tsaka Hansel, okay na. Ay? Sabi niya, isang ano lang, ayos na. Magdo in order. Oy, kung bisyosa mo naman. Ano yung baka bumili ka lang sa tabi-tabi ng chicken, ano? Excuse me, totoo to. McDo ka ba? Pasusya-susya lang kaya. Reality. Totoo, dahil nagpakabigyan ng aircon, nagpa-McDo ka pa. Oo nga! Baka yung reality. Yung McDo, ano tinapay sa gilid? Ano tawag? Inzil bread? Inzil burger! Inzil burger! Inzil burger! Baka doon ka lang bumili. Tapos binalad mo ng McDo. Kaya nga. Doon nagpakabigyan ng aircon, nagpa-may tip ka pa. Tapos pagkayari meron ka pang pa-McDo. Pa-McDo. O ano nangyari sa huli? Iniwan ka pa din. Napunta sa ventilador! Tapusin nyo na yung live na yun. Para-paras tayo nga. Nagtataka ko. 5 days, sabi guys. 5 days nyo ako yung makikita sa live. Nagkanaong ko si Aya. Simula bukas, guys. Wala ako sa live. Dapat ganit tayo yung sin natin. 5 days wala si Aya sa live. Baguhin mo mamaya yung title. 5 days wala si Aya sa live. Bakit naman ay? Guys, hindi niyo ako makakita. Bahala kayo dyan. Pero bahala ka. Pero sino ba pinakamatinding mag-arsals niya? Diba si Jose? Ben Jun? Ha? Abay, Jose! Abay, hindi ako nang asal dyan, ha? Lahat kayo! Lahat yun eh, ginakos si, pinipress ko lagi si Aya, ha? Hindi kanina sinasakal mo. Oo, pero hindi ko yun, pero hindi ko yun na ginaganyan siya lagi tinitira si Aya kasi wala lang si Bob, si Aya yung titira niya lagi ngayon. Uy, parang kanina sinasakal mo ako eh. Never kanina si Aya.
my environment, it's my loving Aya. May sinabi ka pa kanina. May sinabi kanila. Oo, tapos sinakal ka pa. Sabi ko, Aya, you're beautiful. Sinabi mo, maiiwan ako mag-isa. Oo. Tapos sinatakot mo pa ako, sabi mo, lahat ng kwarto dito, may sabi ka, Aya. Bukas. Pero huwag ko ka na maniwala, mag-pray ka lang. Tinatakot si Aya. Pinabatag ko ang kanyang kalooban. Hindi yung pinapunin ko siya tago para maging batatag siya. Matagal ako dito, magdekoro. Baka si Benjo, ang dami nararamdaman dito. Wait. Ako ayaw mag... Walang taon dito, walang mo na rin eh. Ikaw na niwala ko tanggap. Ito talaga yung matinding pamimisip nila. May nag-i-invite sa kanila. Tapos sabi pa sa akin kanina, pag nandun na daw sila kung saan sila pupunta, eh, magsisend daw ng picture sa group. Sure. At tapos pag nalang sasabihin ni Betty yun, Aya, we're live, we're in Okada. Sinuha nung nakaka-check ko ano na kaya yun? Eh, mahiningit si Aya no, kasi nasa Okada kami. Oo. Tapos, syempre, maggalatong si Aya eh. So, yun nga pinag-aaral. Sabihin mo, Aya, we're live. I'm live in my bed. Dapat sabihin mo, Aya, diba? Tira, oh, I'm live in tira yung malalaman. Hindi, kaya paano guys, si Aya, ako yung pinaka-less defensive sa lahat. Ako yung pinaka-less na mag-bully kaya because I'm not bullies. What? Guys, so, thank you Miss Karen Ann sa inyong pa-blessings. Oh, ayun, kaya nga nag-iisip-isip na si Aya kasi iniingit namin si Aya. Sabi namin, Aya, pumunta kami ng Baguio City. Pumunta kami ng Coron, Palawan. Pupunta kami ng Cebu City. Pupunta kami ng ganito. Sana all. Tapos si Aya ngayon napapaisip kung siya ay uuwi na ng Pilipinas at di na babalik. So, si Aya na magsasalita niya. So, abangan niyo na lang. Sige, Aya, banatan mo na Aya. Oo, alam niyo ba guys? Kasi, actually, talagang yung mga yan, talagang inaano nila ako eh. Alam ko, iniingit nila ako eh para alam niyo yun, para sama-sama kami doon. Eh ako naman, syempre, naapektuhan ako. Kasi syempre, gusto ko na rin naman talagang sumama. Kaya lang, ano kasi nahirapan ako para hindi ako makapag-decide kasi unang-una dahil din sa trabaho ko kasi may pinako kasi yung amo ko tapos tinupad niya 5 taon. Ngayon, Reveal mo na. Reveal mo na. Tarahin mo. Huwag na, baka may man. Singot na. Huwag na, baka may maingi. May pinangako siya. Ngayon, yung sa pangako niya na yun, ang sinabi ko sa kanya, pag natupad yun, mag-i-stay ako ng isang buong taon pa. Sabi kong ganyan. Eh, tinupad niya. Sobra pa, guys. So, kailangan ko rin tuparin yung sinabi ko. Kasi, parang ang pangit naman eh. Kasi, nirespeto niya ako, and dapat ang kapalit nun, ma-respeto din sa kanya. So, isa yun yung number one. Uh-huh. Ngayon, kaya lang, alam nyo, napapaisip ako gabi-gabi ngayon. Kasi, feeling ko, maraming magbubukas na pinto sa akin sa Pinas eh. Marami. Tsaka hindi naman habang buhay, employee ako. Tanong pa kasi ba tayong dalawa? Abay, tumitira ka pa eh, napakaseryoso ka na neto eh. Abay, huwag kang sumama sa team kung ganyan ka. Sige, diretso mo na, Tapos ito. Explain pa mo. So, alam ko. So, yun yung nagpapaano sa akin eh. Kasi diba nga sabi ko nga sa inyo, it's either you will lose the chance or you will take the risk. Kaya lang, may nangako kasi ako eh, sa apo ko eh, na kailangan kong ito pa rin. Ngayon, may iniisip ako ano ba yung mga next plan ko, kung paano ba, kung kailan ba yung right time. Pero tapos, ito pa ang nangyari. Ang nangyari pa, dumating pa si Mario, 'di ba? Dumating pa si Mario. Ngayon, nung dumating si Mario, 'di mas lalo naman naguluhan na naman yung buhay ko. Oo, oh, kasi July ang date niya. Eh kaya lang ang si Mario, hindi naman siya yung super hindi siya masyadong factor kasi para sa akin naman kung talagang para kami sa isa't isa, magagawa ng paraan kahit nasa Pinas ako, 'di ba? Oo, oh, tama, so, galing. So, galing mo diyan ah. List ko na yon pero naisip ko rin siya kasi syempre, di ba, alam nyo, sa totoo lang, yung naramdaman ko kay Mario, napaka-pure, super pure na parang pure na clean and pure. Yung bigla na lang binigay ni God na parang, ayan, yung deserve mo. Yung deserve ko na yon eh, mas grabe pa sa ini-expect ko na maibibigay sa akin ng tao. Yung more than what I deserve, so... ngayon, yun yung mga factors na ano.
Pero sila pag na, syempre narinig ko sila, ganun yung plan nila sa Pinas. Syempre gusto ko nandun din ako sana kasi parang we blend together, di ba? Parang yung vlog natin nagiging mas magandang panoorin. Oo. Kasi apat kaming magkakasama. Hindi yung kapag halimbawa ako hihiwalay, si siya hihiwalay. Pag ganun kasi maiiba. Hindi katulad din na yung magiging katulad ng dati. Mga vlog. Oo. Yes. So ayaw kong humiwalay kasi sobrang nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Alam niyo ba kung kilala niyo lang talaga ako, napaka-consistent ko from day 1 hanggang ngayon. Kung ano yung pinapakita ko sa vlog, yun ako. Basta ganun, alam naman nila yun. Kaya alam niyo yun, talagang nalulungkot ako at hindi ako makapag-decide kung ano ba yung dapat kong gawin. Tapos isa din sa factor, kasi dati nung nagkasakit yung mama ko, parang grabe talaga yung hirap ko nun na parang wala akong feeling ko mag-isa ako. Maraming tao sa paligid ko, pero feeling ko mag-isa lang ako. Kasi ako yung nag-decide kung ano yung dapat gawin sa mga procedures niya. Ako yung gumawa ng paraan para makahanap ng pera, para pang paggamot niya. At the same time, gusto ko siyang samahan sa bahay, pero kailangan kong magtrabaho. So habang nagtatrabaho ko, pagod na pagod ako office. Lahat ng klase ng pagod naranasan ko. 2 years akong ganun. Payat ka pa nun, payat ka pa. Oo, payat ako nun. Ah. Buta di ka na-depress. Na-depress ako. Kaya nga tumaba siya. Kaya nga ako tumaba, kaya ako lumobo. Siyempre, yung iba kasi na-depress, nahuli ng langaw. Lumobo ako dahil dun. Tapos nung lumobo ako, hindi ko na maibalik yun, yung dating yun. Yung so panikain ka na? Yung pinakita natin kay Mami Cookie, ganun ako dati eh. Nung lumobo na ako, kasi nga, gusto ko nang sumunod sa mama ko nun eh, parang wala na akong makita kasi depressed ka na eh. Oo. Pero lumaban ako at saka nagalit ako kay God nun guys, nagalit ako 1 year kung yun. 1 year akong hindi nagdasal. Pero alam nyo, binangon ko yung sarili ko. Ang makakatulong lang sa inyo ay sarili nyo. Walang ibang tao. Naranasan ko lahat yan. Binangon ko yung sarili ko, tapos ayun na, nag-start na ulit ako, ganyan. Hanggang sa nakapunta na ako dito, ganyan. Tapos ang dami ng blessing na dumating sa akin, ganyan. So, yung sa factor na yun, alam niyo yung feeling ko dati na yung hirap na hirap ako sa pera, ayoko nang maranasan yun ulit. Kaya natatakot ako na baka pag bumalik ako ng Pinas, maranasan ko ulit yun. Yung parang, oo, naghihikaw sa pera, walang, hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. Lahat na nahingan ko ng tulong, lahat na nahingan ko ng solicitation. Yung, kasi pag talagang para sa pamilya mo, gagawin mo lahat kahit tumulay ka sa ano, sa alambre na tusok-tusok. Pag family mo, gagawin mo lahat. Kahit nakakahiya, kahit ano, ganyan. Ayoko lang maranasan ulit. So, yun yung mga factors. Kaya parang, hindi ako maka 100% decide na sasama na talaga sa kanila. Pero kanina, sabi nga ng tita ko, sabi niya, sumama ka na kay Laruel kasi nag-aalala ako sa'yo dyan. Wala nang magbabantay sa'yo, ganyan. Tsaka marami namang pwedeng gawin dun sa Pilipinas. Sabi niya, ganun. Tama naman. At saka, actually, okay, kaya ang naguguluhan din ako kasi syempre sinasabi sa akin lagi ni Kuya Ruel, huwag ka mag-alala, walang problema sa pagkain, walang problema sa bills kasi may titirahan ako dun sa kanila, ganyan. Pero syempre, ayokong iasa yung buhay ko sa kanya kasi marami na siyang aakuin na responsibilidad, di ba? So, ayoko yung decision. Oo, ayoko ng pabigat. Kaya rin ako dati talaga kasi ayoko nang ano, humihingi ng tulong. Ayoko nakaka-affect ako ng tao. So ngayon, naisip ko, kahit ganun yung mga offer ni Kuya Ruel na huwag mag-alala, ganyan. Siyempre ako, ayoko maging pabigat sa kanya. Kasi once na pumasok ako sa bahay niya, responsibilidad niya ako eh. Isa ako sa iisipin niya. May sama ka sa kahit sabihin mo na ano, isipin niya ako, di ba? So gusto ko, kapag pumunta na ako sa kanila, meron akong bala, yung sa sarili ko, yung hindi ko siya laging kukulit na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. So, ang naiisip ko ngayon is last year ko na to. Kasi ngayon, sinimulan ko na, itong week na to, sinimulan ko ng magparamdam sa amo ko eh, na sabi ko, baka last year ko na to, ganyan. Ang sagot lang niya sa akin, sabi niya, wag muna natin pag-usapan, sabi niya gano'n. Kasi syempre, siya lang mag-isa, maiwan siya mag-isa, naiintindihan ko naman. So, ayun, sana, ano, alam nyo, mag-ano kayo, kailangan ko ng suggestion nyo guys, mag-comment kayo. Oo, totoo yan. Comment ka right lang. Bigay kayo ng simpleng advice man lang kung ano maganda. So, yung
pinakamaganda. Para naman may nababasa ko na makakatulong sa akin. Oo, makaka-guidance niyo sa kanya. Oo, ganyan. Marami si Aya ang pagpipilian kung anong gagawin. Kaya mag-comment na kayo kung anong dapat ni Aya ang gawin. Alam mo, sa decision kasi, napakahirap. Kasi, mag-alang nga kasi, baka ganito mangyari. Oo, nandun lahat kayo, pangamba, pero wala naman na gano'n na di sasubukan para maalaman. Yan naman talaga siguro. Kumbaga, ang decision mo, ikaw mismo sarili mo sa akin. Hindi yung nag-abang ka sa iba. Para wala nung magka-chat nga kami pala ni Mario nung nakaraan, parang sabi niya, anong ginagawa mo? Tapos sabi ko naman, ah, wala, ito, work. Tapos mamaya uwi ng bahay, tapos matutulog, tapos mag-work ulit, pare-parehas na. Tapos ang sagot niya sa akin, sabi niya, huwag kang mag-alala, may gagawin tayo dyan. Sabi niya, gano'n. Nung sinabi niya yun, alam niyo yung parang, bigla akong nagkaroon ng hope, na parang, ay, baka may plano pa si God sa akin na mas better, ha, kaysa mag-stay ako dito at mabulok ako dito, ha, di ba? Parang ganun. Naman. So, Pamela daw. Ayun. Pama. Pataob. Hindi, yung pakwan. Tapang pakwan. Uy, nakapaliwanag ka, Aya. Go ahead. Sorry. Go ahead. May kasi ako. Sumasali ka pa. So, ayun na nga, guys. So, alam niyo yun, minsan nagkakahopin ako. So, minsan, di ba, parang... Ayun, yun lang. Kasi syempre, ako lang naman nag-guide sa sarili ko eh. So, gusto ko lahat ng desisyon ko maging tama. Kasi, andami ko lang narapagdaanan dati eh. Parang gusto kong itama lahat. Ayokong maulit lahat ng mga nangyari na yun. So, alam, kaya hindi ako talaga maka 100% decide na, sige, sasama na ako sa kanila. And alam, naiintindihan nila yun. Kasi, ang ano naman yun? Kasi sa amin, kung saan ka magiging maluwag, doon ka namin susuportahan. Tapos sundin mo ay yung your heart, follow your hearts. Tapos, di ba, kagaya ni Jose, hindi naman natin siya pinilit na umuwi. Si Betty, hindi natin siya pinilit na umuwi. So, lahat tayo, tayong apat, may sarili-sarili na decision. So, support talaga. Supporta na lang. Oo. Ang importante talaga rin iniisip na may bala ka talaga. Kasi, dating mo wala ka, meron ka mabubuhay. May bala ka pa. Talaga yun. So, tama din naman yun. So ngayon, ang desisyon ko ngayon, isabi ko sa kanila, antayin nila ako. Isang taon na lang ako. Ngayon, sabi ko, gusto kasi munang kasi hindi ko rin alam kung anong magiging feeling ko kapag bumalik ako tapos wala na sila. Kasi feeling ko malulungkot talaga ako kasi ngayon pa nga lang nalulungkot na ako eh. Eh, di ba, dati ikaw pa naman nagsabi na mag-resign ka. Unahan mo na kami. Without vlog yun, ha? Walang vlog yun, sabi ni Aya, mag-resign na siya dati. Matagal ka na nagsasabi na ayaw ko na dito, kasi ganito, gano'n. Di ba? Pero naunahan ka namin. Oo, may vlog kami about dun dati eh, na sabi ko mag-resign na ako eh. Hanggang sa tumagal, kasi nag-vlog na kami. So, ngayon, naisip ko, mas maraming mag-open na doors kapag sumama ako sa kanila. Hindi naman kasi ano, Alam mo, Aya, sa pag-uwi mo, maraming doors na open. May maliit, may malaki, at may maluwag. So, choose wisely. So, ayun, guys. So, kung meron kayong ma-advise sa akin, paano na lang sa comment section. Kasi nagbabasa ako. Yes. And, ayun. Pero ngayon, ang decision ko is, sige, babalik muna ako sa ngayon. And then, I will see kung ano yung... Kasi kapag naman... tinamaan ka na ng lungkot, alam ka namang ipilit mo pa yung sarili mo, di ba? Pag tinamaan na ako ng lungkot, baka mawala na ako na gana mag-work. Oo, so, syempre... Ang ganito na lang ang decision mo, siguro, para sa akin, tingnan mo pag bumalik ka dito kung magiging masaya ka o hindi. Oo. Kung hindi mo na talaga kaya, pwede ka na umalis. Oo, ganun na lang. Pero sabihin mo lang, kayo ka na kasundin sa airport. Sabihin mo lang, kayo ka susundin sa airport. Kusundin ka namin. Ganun lang. Kasi alam niyo ba guys, sa totoo lang yung friendship naming apat, biglaan lang din nangyari. Hindi ko akalain na sa huli sila pala yung makakasama ko. Pina-realize na sa akin ang amo ko yun kanina eh. Sabi niya, alam mo parang napunta ka pa sa mga mabubuting tao yun sa huli. Sabi alam mo kung nakapasalamat kami sa yung amo mo? Because sinabi niya parang we're really choosing by God that you are a big part of our family. Oo, tama naman.
Oo, kasi mababay talaga itong tatlong to. Kahit ganito yung mga bibig nila. At lumalaban talaga ako. Hindi talaga ako nagpapatalo sa mga to, guys. Hanggang kamatayan. Kahit alipustay nila ako, alam kong hanggang sa huli, sila ang babagsak. At hindi ako. Alam mo, yung ano? Gusto ko yun. Gusto ko yung sinabi mo. Ano ba? Matira ka. Hindi ka naman, hindi ka naman aakyat sa bigat mo na yan. Tumigil ka. Pares pala tayo. Pares tayo. O, huwag kang ano. O, pares tayo. Di pares tayo, hindi aakyat. Yung inverter ko ba, nabili mo na? Kumabagsak. Yaya ka ng yaya, eh, yung mga bilin ko ba na, ayan mo na. Nailive ko kanina, di ba, ang dami nag-comment pa nga. Hindi ka mananood? Hindi pa ako tapos na, ano, hindi pa ako tapos eh. Huwag ka kasi masyadong ma-depress. Diyos ko po. Hindi mo sa'yo na-depress, Yaya? Ano tawag yan? Tense. Tense lang siya. Pero malungkot talaga ako, guys, kasi ilang araw na lang uuwi na ako. Parang shout out sa'yo, Timmy Tets. Nararamdaman ko na malapit na ako umuwi. Oh, tsaka kasi pagka umuwi ka, magkikita sa Pilipinas, ilang days lang yun. Ilang days lang. After nung babalik ka na dito. Oo. So, yun yung taong buhay mo ngayon. Oo. So, kaya ang malungkot, di ba? Ang malungkot talaga. Malungkot talaga kasi pumunta ako nun, si Roel kasi Jose, wala nun. Pumuha ko nito, wala talaga. Gusto ko nang malungkot. Palapayak nga eh, minsan eh. Kasi wala ko kasama dito eh. Malungkot talaga. Kasi malungkot. Kumakain ako. Minsan sinasama na ako ni Bob si kumain dito minsan. Minsan sinasama si Ate Desa. Kasi wala lang dalawa sila eh. Malungkot pa sa kwarto. Tabaho pa, kwarto lang ko. Malungkot talaga. I feel you kung mangyari sa'yo next na pagbalik mo. Tapos nasanay na ako nakasama ko yun, di ba? Ang ngayon, dati lagi ako... Doon maramdaman ang mas nalungkot. Oo, dati lagi ako nasa kwarto. Ngayon, nung nakasama ko sila, lagi ako nasa sala. Oo. Papasok lang ako pag papasok na din sila. Pero pagkuhan, pagka dumating yung time na yun, nalungkot ka, ano lang, pray ka lang, at saka makaka-adjust ka din. Sakali man yun ang pinili mo na... At saka... Yun ang pinili mo. At saka na naman yung internet, pwede ka naman tawagan namin. Ay, di ka nga namin. Ano kasi, para di ka iyak, baka pamakita na, nalalaki na yung mga mata mo, saka ilo mo, parang sinusit. Abay, baka pag tumawag ako, nasa Palawan kayo, mag-visit lang ako lagi, lalo eh. Kasi, ay, our life, we're in Mata. We're in Mata. Mag-check-in kami dito 2 days. Ay, we're in Cebu. Ay, we're in... Ay, we're in Baguio. Oo, sabi mo, ay, we're in Japan. Nasa pang kami Aya. For 3, 4, 5. Aya, we're here in Thailand. Okay lang, Aya. Bakit isin ko lang, Aya. Aya, isin ko lang yung mga pictures. Para at least di ka malungkot. Bago kayo umuwi, mag-block mo na kayo sa group. Para hindi kayo makapansin. Yung mga upload nyo, dun maka-upload mo na kayo sa in Equatorial Guinea. Dito itinayo yung scene para, ko para eh. Makita ni Aya nun. Di ba matutuwa ka, di ba? Yes. Kung nakita mo kami na umaangat, di ba matutuwa ka? Nakakagusta sa kanilang lugar, di ba? Actually, pagka si Aya na bumalik siya dito, kasama pa rin naman namin siya sa group. And then, meron pa rin naman siya portion sa revenue oh, na ikitain. Pero, nga. Tapos, tapos Aya, parang gusto ko na ipamana sa itong bahay na to. Kasi ako yung unang pinamana sa amin ito ni Jose. Kami unang pinaka... We are the first! Diba tayong pinaka unang... Alam mo yung ancestral house mo na ito pwede nasunugin. Gusto ko na ipamana sa kaya Aya itong bahay namin. Proud na proud ka! Baka gusto mo ipakita ko lahat ng appliances dito. Marami na... Lahat ng appliances dito klasifikado! Gusto mo? Sige? Sige, gusto mo? Ipamamana mo kay Aya sa mesa? Karamang ito, Aya. Ayan yung rep namin na yun na inverter, pamamala kong sa'yo. Ayan niyo ba itong rep na ito, guys? Isa lang ang gumagana yung pinakamaliit. At isa lang kaya ito lahat. Gusto mo pwede ni pamana? Ayan o, mga gamit natin ayan. Hanggang sa kaserola o. Gusto mo pamana? Ayan mo pa. Yung bago yun na aircon ni Naya, 2.5 horsepower, pamamala ko lang sa'yo yan. Yung silay namin na bago, yung washing machine. Pinamana namin sa'yo. Sa'yo lahat ni Naya. Ikaw nang bahala mag-ask ka. Actually, alam mo, sabi ni Naya, pagka umas tayo ito, umaga-umaga palang susunugin niya na ito para umaga siya. Para ang company mag-provide ng bagong accommodation. So yun nga guys, So yun guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood ngayong araw. Thank you so much! Sa aming live. At yung sa video natin ngayon, maraming salamat sa inyong panood. Napakadami, no? Thank you talaga thank sa inyong support. So basahin ko muna sabi ni Timmy Tits. Okay. Shout out din po sa asawa ko, ang baby ko na si Marjorie and Asi Tolentino. From pregnancy until ngayon na 1 year old and 7 months baby ko. Pinapanood lang asawa ko si Kuya Roel ngayon, pati kayo na
kayo pinapanood. Thank you. Thank you. Thank you sa inyong lahat ng panonood. Thank you. At yo, magandang umaga sa inyong lahat. Happy birthday, Sweepy. Happy birthday, Sweepy. Happy birthday. Bye.